Dear Kuya Bono, isang mapagpalang oras sa ating lahat. Ako si Cesario, anak ni na Cesar at Rosario ng Cagayan. Anim po kaming magkakapatid, panganay si Ate Lorna, sumunod si Ate Marites, tapos si Kuya the Boy, then ako. Sumunod si Janice at bunso si Juana. Sa aming anim na magkakapatid, Kuya Bono, ay tanging bunso lang namin ang nakatuntong ng college. Mahirap kasi ang buhay ng aming pamilya. Si tatay ay barbero sa bayan, si nanay ay sa bahay lang, si Ate Lorna ay nagtatrabaho noon sa parlor, si Ate Marites ay katulong ni nanay sa bahay, si Kuya the Boy ay may diferensya sa pag-iisip. Siya po ay autistic pero napakalaki ng katawan at actually lahi namin ang malalaking tao. Ang height ko ay 5'11" at si Kuya the Boy ay ganun din at malapad ang kanyang katawan at napakasipag niya kaya nakakatulong siya kay Uncle Rogel sa bukid nito. Kaming dalawa noon. Mula noong 12 anyos ako ay tumutulong na rin ako sa bukid ni Uncle. Binabayaran kasi kami ng asawa niyang si Auntie Maring kaya kahit papano ay nagkakapera kami. Pero sa totoo lang, napipilitan lang akong lumusong sa bukid noon. Hindi ko kasi pinangarap ang maging magsasaka. Matalino ako nung elementarya ako. Nag-first pa nga ako minsan eh, grade 4. Tapos hanggang makagraduate ay second honor ako. Grade 5 ako, marunong na rin akong manggupit ng buhok dahil kinatatay at Ate Lorna nagturo sa akin. Nakahiligan ko rin kasi noon ng maggupit at mas gusto ko yun kesa lumusong sa bukid. Mula noong 11 anyos ako ay kumikita na ako sa pagiging junior barbero. Pasampu-sampung piso sa mga batang lalaki, pati rin sa babae kung minsan, yung mga nagpapaiksi lang at nagpapalagay ng bangs. Grade 6 ako, natuto akong manggupit ng shaggy na buhok ng mga dalaga. Tinuro sa akin ni Ate Lorna, uso kasi dati yon. Kinakantsawan nila ako ng Kuya Bono. Bakla daw ako kasi naggugupit ako ng babae. Hindi ko sila pinapansin kasi may bayad naman at saka masarap maggupit ng babae, lalo na kapag maganda. Third year high school ako, edad 15, isinasama na rin ako ni tatay sa barbershop sa bayan kapag kulang sila o kapag may umaalis siyang kasamahan. Mas natuto pa ako noon sa paggugupit lalo na sa paggamit ng clipper. Bumilib sa akin noon ang boss ni tatay. Kay bata ko daw pero mahusay na. Noong sumapit ang bakasyon, nag-full-time ako sa barbershop ni na tatay. At noon ding bakasyon na yon sa barangay namin ay nagupitan ko si Gemma. Pero kinagabihan noon ay pinagsamantalahan ako ni Gemma. Ni-rape niya ako. Dayo lang si Gemma sa barangay namin. Bisita siya ni Ate Ludi na ate ni Leila. Si Leila ang crush ko noon, Kuya Bono. Mula pa elementary kami ay crush ko na siya kaso napakasuplada at napakasungit. Ang Ate Ludi niya ay katulong sa Maynila at noong bakasyon na yon ay dumating sila kasama sina Gemma at Rosie.
Si Kuya Balong na kaibigan ko ay siyota niya si Ate Ludi. Tapos si Kuya Conrad naman ay nanligaw kay Rosie. Hapon nung tumambay kami kina Ate Ludi, inaasar ko noon si Leila. Sinisitsitan ko tapos kapag lilingon, titingin ako sa iba. Tapos, bigla na lang nagtanong si Gemma kung saan daw pwedeng magpagupit. Itinuro ako ni Conrad. Ayaw nilang maniwala nung una na marunong ako manggupit ng babae, pero challenge niya ako, kaya umuwi ako noon para kunin ang mga gamit ko sa paggugupit na regalo pa sa akin ng Ate Lorna ko noong 11th birthday ko. Ginupitan ko nga si Gemma pero hindi kasi siya kagandahan. Tapos hindi pa ako makapag-concentrate kasi nilalandi niya ako habang ginugupitan ko siya. Sinasadya niyang isagi ang tuhod niya sa junjun ko. Tapos kinakagat-kagat niya ang labi niya na parang inaakit niya ako. Natatawa ako sa kanya kaya sabi ko, bahala ka kapag gupit aso mamaya itong buhok mo. Noon pa lang siya tumigil. Takot pa yatang magmukhang aso kahit na malapit naman. Pero kinagabihan ay nag-aya sila sa fish pond. Napakaliwanag kasi noon ng buwan. May dalawang kubo doon, Kuya Bono. Sumama ako. Kasama sina Kuya Conrad at Kuya Balong. Tapos si Ate Ludi, si Rosie at si Gemma. Pair by pair kami kaso nagkawalaan yung dalawang pares at kami ni Gemma ang naiwan sa kubo. Noon niya na ako, Kuya Bono, nilapastangan. Una, hinaggan niya ako sa labi ko. First time ko yun na ma-lips to lips kaya naitulak ko pa siya. Naasiwa ako eh. Tapos kinuha niya yung kamay ko tapos dinikit niya sa dibdib niya. Tapos siya humawak kay Junjun. Natabig ko pa nga ang kamay niya noon dahil nagulat ako. Kaso lalo siyang naging wild. Hanggang sa hindi na rin ako nakapanlaban. Hinayaan ko na lang siyang gahasain niya ako. Oo, Kuya Bono, ni-rape ako ni Gemma. Pero nagustuhan ko rin. Adult, akong kuna, lagdodo, matlase, tilapia. At tanak katungiib, at tanak anganga. Di ko na mitatangko, di kaimasan na tilapia. Daytay sumirsirip, at kutit-kutit, dawat-dawat na. Mahiling si Gemma, Kuya Bono. Nung sumunod na gabi, nag-aya na naman siya pero sabi ko ayoko. Wala ako sa mood, sabi ko. Kaso magaling siyang mangakit. Mahusay ang mga kamay niya na magpainit. Alam mo, sa dalawang linggo nila sa barangay namin noon, siguro nasa 7 beses kaming nagtalik. At hindi ko maunawaan ang sarili ko noon, Kuya Bono, kasi napamahal na sa akin si Gemma. Na-addict ako sa kanya at iba na rin ang paningin ko noon sa kanya. Para sa akin noon ay parang maganda na siya. Para pa nga akong maiiyak nung gabing nagpaalam na siya kasi kinabukasan, babalik ni sila na Maynila. Kasi kailangan na magtrabaho si Ate Ludi at saka si Rosie sa bahay ng amo nila. Mamimiss mo ba ako, Sario? Malungkot na tanong ni Gemma noon. Oo eh, huwag ka na kasing umuwi. Diba wala ka namang trabaho? Eh, ano namang gagawin ko dito? Hindi naman ako marunong magtanim o magkapas. At saka kahit marunong ako, ayoko.
ayokong magbukid. E di, dyan ka lang kina Leila. Tumulong-tulong ko lang sa bahay nila. Ayoko. Kung gusto mo, Sario, ikaw na lang sumama sa akin sa Maynila. Ngek, eh, hindi ako papayagan ng magulang ko. Ba't kasi magpapaalam ka pa? Tatakas ka, syempre. Eh, kukonti lang yung pera ko eh. At saka pambili ko yan ng uniform sa pasukan. Sario, kung talagang mahal mo ako, sasama ka sa akin. Noon, Kuya Bono, ay napatitig ako sa mukha ni Gemma. Magsasama tayo doon na para mag-asawa. Magtatrabaho tayo pareho. Magtutulungan tayo. Anong papasukan kong trabaho doon? Maraming trabaho doon basta masipag ka lang. Malaking tao ka naman. Madali ka lang mapasok sa trabaho. Eh, teka lang, Gemma. Parang natatakot ako eh. Kung sakali kasi ngayon lang ako lalayo sa magulang ko. Wala kang dapat ikatakot, Sario. Nandito naman ako at mahal na mahal kita kaya hindi kita pababayaan doon. Ang pangarap ko'y nagmula sa'yo. Sa'yong ganda ang puso'y di makalimot. Tuwing kapiling ka, tanging nadarama ang pagsilip ng bituin sa iyong mga mata. Ang saya nitong pag-ibig, sana ay di na mag-iipa. Ang pangarap ko ang iyong binubuhay, ngayong nagmamahal ka sa akin ng tunay. At ang tining mo'y parang musika, nagpapaligaya sa munting nagwawala. Ang sarap nitong pag-ibig, lalo na noong sinabi mong dadalhin kita sa king palasyo, dadalhin hanggang langit ay manibago. Ang lahat ng ito'y pinangako mo. Dadalhin lang pala ng hangin ang pangarap ko. Sa una, masarap. Ang sarap-sarap. Parang langit, Kuya Bono. Pero nung tumagal, mahirap na. Para ng impyerno. Sinusumbatan ko na si Gemma noon kung bakit pa ako sumama sa kanya. Tapos ako sasagutin niya ng padrama. Ba't ba kasi sumusuko ka na? Para ka namang hindi lalaki niyan eh. Pagsubok lang yung mga to, Sario. Pakatatag ka naman. Buntis na siya noon, Kuya Bono, at hindi na siya nakakapagtrabaho. Ako na lang ang kumakayod. Ang dami kong napasukan na trabaho. Una noong bagong salta ko sa Maynila, ipinasok niya ako sa paggawaan ng suka. Ang baba ng sweldo. Umalis ako at nag-labor na lang ako sa construction. Then napasok din ako sa grocery store. Naranasan ko ring mag-janitor at pati magtrabaho sa parking lot, taga-parking at taga-bantay ng mga sasakyan. Hanggang sa nabalik ako sa pagiging labor sa construction. Tapos napalayas kami sa bahay ni na Gemma kaya bumukod kami.
umupa kami ng maliit na kwarto. At medyo okay pa noon kasi parang solo na namin ang mundo. Masaya pa ako noon kasi nakaalis na kami sa bahay niya na Gemma. Napakapangit doon sa kanila. Napakagulo kasi ang dami namin tapos ang liit lang ng bahay. Tapos yung magulang ni Gemma, lalo na yung mama niya, napakabungangera at ang lutong magmura. Tapos yung mga kuya ni Gemma, mga batugan at mayayabang. Nakasuntukan ko ngayong isa eh, bubulag tasara sa akin kaso tumulong yung isa pa na kuya niya at may dalang armas. Kaya nagpabugbog na lang ako. Kaya nga nung makapagbukod na kami ni Gemma, medyo sumaya na ng konti ang buhay ko. Nakakatulog na ako at nakakain na ng maayos. Sinipag na rin akong magtrabaho noon. Kahit construction lang kasi buntis si Gemma, pero maliit pa naman noon kaya nakakapagtrabaho pa siya sa restaurant na malapit sa nilagpatan naming kwarto sa Pateros. Nagkaroon na rin ako ng mga kaibigan noon, sina Emer at Ardi. Magpinsan sila na tubong Marinduque. Nakatira sila noon sa tiyahin nila at makasama ko sila sa construction. Magandang lalaki si Ardi Kuya Bono at jowa niya noon si Mamo Goyang. Yung baklang may-ari ng parlor sa labasan. Hindi rin taga Maynila si Mamo. Tubong summer naman siya na napadpad sa Maynila noong kabataan daw niya at hindi na ulit umuwi sa kanila sa summer dahil wala naman daw siyang magulang na. Tapos watak-watak na rin ang mga kapatid niya. Umuupa lang din si Mamo doon. Dalawang palapag na bahay yon na luma. Sa kanya yung ilalim. Tapos sa taas ay may ibang nakatira. Sa silong ay doon na rin yung bahay niya at yung pinakasala sana ay ginawa niyang parlor. Madalas kami doon kasi nagpapainom siya kapag nakakantsawan siya ni Ardi. Mabait si Mamo Goyang Kuya Bono, palakaibigan at magaling makisama. Ngunit dahil sa pakikisama ay nakulong siya. At sa kulungan na rin siya tumanda at namatay. Ako yung nagbabalak ng sumuko noon sa buhay namin ni Gemma. Gustong-gusto ko nang umuwi noon sa Cagayan kasi hirap na ako. Mahirap lang din kami sa Cagayan noon pero hindi kami nagugutom. Sa Pateros noon, maraming pagkakataon na papasok ako ng construction na walang laman ang tiyan ko kasi wala kaming pera. Lalo na kapag bayaran ng upa sa kwarto, share sa tubig at kuryente, halos wala talagang natitira. Buti nga libre yung paanakan sa barangay kaya't nakapanganak si Gemma na halos wala kaming ginastos. Lalaki ang anak namin at binigyan niya ng pangalang Jeremiah. Tapos paglaon, pinalayawan niya ito ng Maya. Yung balak kong iwanan si Gemma noon at uuwi na lang ako ng Cagayan ay hindi na natuloy dahil kay Maya. Mahal ko yung bata Kuya Bono kahit na noon ay kasi 17 ko lang noong isilang siya ni Gemma. Oo, dagdag gastos ang bata pero dahil sa kanya ay lalo pa akong nagsipag sa pagtatrabaho. Iginawan ko rin siya noon ng crib mula sa mga retaso ng kahoy at plywood sa construction na pinagpupulot ko lang. Pangit yung crib na nagawa ko pero at least may crib ang anak ko.
Kaya lang isang hapong umuwi ako ay mag-isang umiiyak si Maya sa kanyang crib. Wala si Gemma. Hinanap ko sa labasan pero wala hanggang sa masabi sa akin ng kapit kwarto namin na nakita daw niya si Gemma na umalis at may dalang malaking bag. Noon ay tiningnan ko ang lagayan namin ng damit. Halos walang natira sa mga damit ni Gemma. Napamura ako noon, Kuya Bono, sabay suntok sa dingding. Nabalot ako noon ng pag-aalala. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, lalo na sa bata. Paano ko siya aalagaan o bubuhayin? Paano pa ako makakapagtrabaho? Hanggang sa naisipan kong magpunta sa bahay ni na Gemma. Dala ko si Maya pati ang mga gamit niya. Nagdasal ako noon na sana madatnan ko doon si Gemma, pero sabi ng balasubas niyang ina ay wala daw doon si Gemma. Nakiusap ako sa kanya, nagmakaawa na kung pwede iwanan ko sa kanya ang bata, pero minura lang ako at kung ano-ano pang kabastusan ang sinabi sa akin. Umiiyak ako noon habang naglalakad sa kalsada. Karga-karga ko ang bata. Seventeen lang ako noon, Kuya Bono, at aminado ako na wala akong matinong maisip. Ang naisip ko nga, iwanan na lang si Maya sa tapat ng gate ng malaking bahay o kaya sa loob ng simbahan. Kaya lang kapag titingnan ko ang mukha ng anak ko, awang-awa naman ako at saka nakokonsensya ako. Umuwi na lang ako noon. Pawis na pawis ako pero hindi ko mapunas ang pawis ko dahil karga-karga ko si Maya at may bag pa akong dala-dala na naglalaman ng mga gamit ng bata. Hanggang sa mapadaan ako sa tapat ng parlor ni Mamo Goyang at naisipan kong ipaampun na lang din sa kanya si Maya. Alam kong may ampun na siya, babae naman, at 3 taong gulang lang yata noon. Pumasok ako sa parlor niya at kaagad siyang nag-alala sa akin nung makita niyang karga-karga ko ang anak ko. Mahigit 2 buwan lang noon si Maya. Agad niya itong kinuha sa akin at nasabi ko, "Mamo, ampunin mo na lang. Iniwan na kami ni Gemma eh. Hindi ko alam kung paano bubuhayin yan. Kaya sa'yo na lang, ampunin mo na lang." Sinermonan ako ni Mamo noon. Bobo daw ba ako? Bakit ko daw ipapaampun ng anak ko? Andun rin yung mapanguyam niyang linyahan na magaling lang daw akong kumadyot pero hindi ko mapanindigan ang produkto ng kalibugan ko. Nakinig lang ako sa sermon niya pero sa hulian pala ay tutulong siya. Ang sabi niya, doon na lang daw kami sa kanya tumira. May bakante daw siyang kwarto na ginawa niyang bodega. Doon na lang daw kami mag-ama,
at matutulungan daw niya akong alagaan si Maya, pero hindi niya ito aampunin dahil may ampun na siya, si Farah. At meron daw siyang hanap buhay na dapat niyang asikasuhin din. Aalagaan ko maghapon tong anak mo habang nasa trabaho ka. Pero sa gabi, kukunin mo sa akin at ikaw ang mag-aalaga sa kanya magdamag para hindi ako mapuyan. Lubos ko siyang pinasalamatan noon, Kuya Bono, at nung hapon ding yon ay kinuha ko lahat ng gamit sa kwartong inuupahan namin at inilipat ko sa tirahan ni Mamo. At ganun nga ang nangyari, pumapasok ako sa construction sa maghapon at sa gabi, ako ang nag-aalaga kay Maya. Kaya lang may gabing trinangkaso si Mamo at pinakiusapan niya akong huwag muna akong pumasok sa construction at ako muna ang mag-alaga sa mga bata. Pumayag na lang ako, pero nung umagang yun ay kinakalampag ang pinto ng parlor. At nung buksan ko ay nagulat ako nung makita ko ang dalawang pulis. Sir, ano po yun? Kabadong tanong ko. Si Mamo, tanghali na. Ba't di pa nagbubukas? Eh, may trangkaso po siya, sir eh. Hindi po siya magbubukas ngayon. Ay, anak ng tupa. Asan ba yung malapit na gupitan dito? Eh, doon po sa may palengke. Traffic doon, tol. Malilate tayo. Sabad ng isa pang pulis hanggang sa... Eh, sir... Ako na lang po gugupit sa inyo. Marunong ka ba? Yes, sir. Eh baka namang gaguhin mo yung gupit namin. Sir naman, mga pulis kayo. Gagaguhin ko ba naman kayo? Siguraduhin mo lang ha. Pag sumablay ka, arestado ka. Noong araw na yung Kuya Bono, tandang-tanda ako pa, naka-32 ako ng gupit, dalawang hot oil at dalawang kulay. Sa mga ginupitan ko, 8 ang babae at isang poging tomboy at lahat ng iba puro lalaki na. Sa hot oil at kulay, binantayan ako ni Mamo, tinuruan niya ako. At masayang-masaya siya noon kasi... Hindi daw niya alam na mahusay at mabilis akong manggupit. Ang sabi pa niya noon, huwag ka nang pumasok sa construction, Cesario. Dito ko na lang sa parlor. Mababantay mo pa ang anak mo. At mas malaki ang kikitain mo dito. Sumang-ayon na lang ako ng Kuya Bono. Sa totoo lang, ang laki ng iginaan ng buhay naming mag-ama noon. Napapa-check up ko palagi si Maya at hindi siya nagkukulang sa vitamins at gatas. Noong mga panahong yun, Kuya Bono, ay ang anak ko ang aking mundo. Mahal na mahal ko siya at niyakap ko talaga yung challenge na maging ama at ina sa kanya. Yun nga lang, naging parlorista ako ng di oras. Kinulayan pa ni Mamo ang buhok ko noon at ang sabi pa niya, yung pangalan mong Cesario, pang construction talaga eh. Ang tigas? Mabuti pa siguro, baguhin natin ang pangalan mo. Mamo naman, ba't kailangan pa yan? Ses! Tama, Ses ang pangalan mo. Taray, di ba? Ses! Di ba, Ses? Makaraan ng 2 buwan yata, yung poging tomboy na ginupitan ko noong unang araw kong manggupit sa parlor ni Mamo, bumalik. Pero hindi ko siya nakilala kaagad dahil nakadamit babae siya. Uniform ng teacher. Teacher ka ba?
Tanong ko noong nilalagyan ko siya ng balabal. Oo, bakit? May angal ka? Wala naman. Nagulat lang ako. Pulis talaga ang pangarap ko. Ayaw lang nung kupal kong ama kaya eto. Isa akong guro. Bagay naman sa'yo, ma'am eh. Ven. Tawagin mo akong Ven. Huwag mo akong minamam at baka samain ka sa akin. Pabiro niyang sabi. Hey, ikaw, anong pangalan mo? Cesario. Pero pinangalanan ako ni Mamo na Ses. Kaya tawagin mo na rin akong Ses. Ses, alam mo, nagulat din ako sa'yo kasi nung una ako magpagupit sa'yo, akala ko lalaki ka. Di ko alam na bakla ka pala. Ako? Di ko na ituloy ang pagdedepensa ko sana sa sarili ko. Sasabihin ko sanang hindi ako bakla, kaya lang naisipan kong sumakay na lang sa takbo ng isip niya. Wala namang mawawala kung iisipin niyang bakla ako. Magaling kang hairdresser, Ses. Sa totoo lang, mas gusto ko yung gupit mo kaysa gupit ni Mamo. Pero atin-atin na lang ha. Mula ngayon, suki mo na ako. Ngingiti-ngiti na lang ako noon kay Ven Kuya Bono, pero noon pa lang ay may kakaiba na akong nararamdaman sa kanya. Oo, short hair siya. Gupit lalaki pero maganda ang mukha niya. Makinis ang balat niya at malulusog ang dibdib niya. Sabi ko sa sarili ko noon, kapag nagkaroon lang ako ng pagkakataon, gagawin ko siyang tunay na babae. At parang narinig ng tagasulat ng tadhana ang bulong ko na yon sa sarili ko, Kuya Bono, dahil dumalas ang punta ni Ben sa parlor. Kahit hindi nagpapagupit, tumatambay lang, nakikipagkwentuhan lang sa amin, hanggang sa naging close na kami. As in, close na close. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair and put a starlight in your eyes so blue. Taong 2001, 24 anyos na ako, Kuya Bono, at grade 1 na si Maya, ang anak ko, at grade 3 naman si Farah, ang ampon ni Mamo, na nakasanayan na rin akong tawaging Papa kasi sabi ni Mamo, ako daw ang tatay din ni Farah. Yung dalawang bata, dinadaanan ni Ven sa umaga. Isinasabay niya kapag papasok siya ng eskwelahang pinapasukan ng mga bata kung saan din siya nagtuturo. Noon talaga naging close na kami ni Ven at nabibiro-biro ko na. Pinapahagingan ko lagi na crush ko siya. Nilalambing-lambing ko din. Noong mga panahong ito, Kuya Bono, ay long hair din ako at nagli-lipstick din ako. Trip-trip lang para mapanindigan yung pagiging parlorista. Lahat na ng trabaho sa parlor noon ay alam ko na. Taong 2003 ay na-in-love si Mamo sa isang lalaking guwapo, pero unang kita ko pa lang ay alam kong hindi mapagkakatiwalaan. Laging may kasamang barkada at nagkukulong sila ng ilang oras sa kwarto ni Mamo, tapos aalis. Ilang buwan na ganun hanggang sa bigla na lang may dumating na mga pulis, pideya, at inaresto kami, pati ako talaga.
Sa presinto, ininterrogate kami. At si Mamo, umamin na gumagamit din siya pero hindi nagbebenta. Kaya lang yung boyfriend niya, pusher pala. Nakiusap noon si Mamo na palayain ako. Pero dalawang araw din kami noon sa kulungan. Matapos lumabas ang drug test namin at ako lang ang nag-negative, ay pinalaya ko. Pero si Mamo ikinulong kasama ang boyfriend niya at dalawang barkada nito. Habang nakakulong kami noon ay kinuha ni Ven ang dalawang bata at nasundo ko lang ang mga ito noong makalabas ako. At mula noon Kuya Bono ay ako na lang mag-isa ang nagtrabaho at nangasiwa sa parlor ni Mamo at pati ang pag-aalaga kay Farah ay inako ko na rin. Kaya lang isang linggo lang ang lumipas ay muli akong naaresto at nakulong ulit. Ang pagkakakulong ko naman noon ay dahil naman sa nakabugbog ako ng babae. Si Gemma. Si Gemma na biglang sumulpot at pilit kinukuha sa akin si Maya. Hinihila niya talaga ang anak ko kahit umiiyak na pinipilit niyang sumama sa kanya. Nawalan ako ng kontrol sa sarili ko. May customer ako noon pero binitawan ko ang gunting at suklay at pinagbuhatan ko siya ng kamay. Lumaban pa si Gaga, edi pinatulang ko na. Umalis, dumudugo ang mukha. Nagpunta sa barangay. Sinundo ako ng tanod noon pero hindi ako sumama kasi maraming customer. Pero kinabukasan, pulis ang dumating. Kaya ayun, nakulong ako. Pero nagpiansa si Ven. Oo, ginastusan niya ang bill ko kaya nakalabas din ako. Nagharap ulit kami ni Gemma sa barangay at babae yung kapitan. Pinagmumura niya si Gemma. Eh, ang kapal naman pala ng mukha mo eh. Sanggol pa pala yung bata. Dumededi pa sa'yo, iniwan mo. Tapos babalikan mo. Kukunin mo. Alam mo, ground yan para hindi mo makuha yung bata kasi irresponsible kang ina. At ako magdidesisyon na hindi ibigay sa'yo yung bata at paninindigan ko yan. Ngayon, kung gusto mong iakyat sa korte ang kaso para makuha mo yung bata, gawin mo. Pero titistigo ako laban sa'yo para hindi mo makuha yung bata. Ang kapal na mukha mo. Hindi na bumalik si Gemma at hindi na talaga muling nagpakita hanggang ngayon. At nakapagtataka Kuya Bono na talagang nawala yung pag-ibig ko para sa kanya. Noong sumulpot siya bigla sa parlor, niwala akong maramdaman sa kanya kahit pahalatang gumanda siya at maayos ng pumorma. Wala ni kahit isang balahibo ko ang tumayo para sa kanya. Siguro dahil noon ay may mahal na akong iba. Si Ven. Dreaming, I must be dreaming. Or am I really lying here with you? Baby. Coming true, and oh my, just.
love with you. 2004 Valentine's Day, noong unang may mangyari sa amin ni Ven. Totomboy-tomboy pa rin siya noon, pero babaeng babae siya noong pareho kaming hubad sa ibabaw ng kama niya sa kanyang apartment. At ako ang nakauna sa kanya. Noong mga sumunod na araw, ganun pa rin siyang kumilos at pumorma. Tomboy pa rin, pero wala sa akin yon. Ang mahalaga sa akin ay babae siya. At kami ay nagpakasal noong August 2005. Sa Huwes lang. At dumating ang mama niya galing sa kanila sa Romblon. Sina tatay at nanay ay dumating din noon, kaya legal na legal talaga ang aming kasal ni Venus. O kaya Bono, mula nung makasal kami at nagsama na ay Venus na ang tawag ko sa kanya. Yun naman kasi talaga ang pangalan niya. Kami ni Venus ay naging magkatuwang sa lahat ng bagay, lalo na sa pag-aaruga kina Maya at Farah. Kaming apat ang laging magkakasama kapag dinadalaw namin si Mamu sa munti tuwing dalawang buwan. Nakakaawa si Mamu, Kuya Bono, kaya lang wala naman kaming magawa para makalaya siya. December 2006 ay isinilang ni Venus ang panganay namin si Jupiter, na sinundan naman ni Marcia noong 2008. Noong magbinata si Maya ay nakatagpo ng maling barkada. Natutong magbisyo, nagpabaya sa pag-aaral at naging sanggano. Ako, hindi ko kayang saktan yung anak ko. Ni minsan ay hindi ko siya pinagbuhatan ng kamay, pero si Venus, hinayaan kong magdisiplina sa kanya. Kaya nang muntikang mapatay ni Venus ang anak ko. Aksidente. Nagkasuntukan sila sa tabing kalsada kasi pinapauwi ni Venus si Maya. Nagpumigla si Maya at napasobra ng atras, siya namang pagdaan ng motorsiklong rumaragasa. Nahagip si Maya at nabagok ang ulo sa poste ng building. Naospital ng kulang isang buwan, at noon naubos ang ipon namin ni Venus. Noong makalabas ng ospital si Maya, biglang nagbago, nauntog, nagising. At ngayon, Kuya Bono, ay isa na siyang accountant sa Dubai. ...27 years old na ngayon si Maya, pero binata pa. Si Farah naman ay nurse sa New Zealand. Engaged na sa kanyang New Zealander na boyfriend. Sina Jupiter at Marcia ay nasa high school pa lang. Ang asawa ko naman ay nag-early retirement at nag-business na lang ng motor parts and services. Matanda sa akin si Venus ng 6 na taon, kaya't ngayong 47 na ako ay 53 na siya. Meron din akong business, Kuya Bono. Beauty salon. Ses Beauty Salon. Pero paminsan-minsan na lang ako nagugupit kapag lang absent yung mga bakla o kapag kulang sila. Hindi sa pagyayabang, Kuya Bono, ay masasabi kong asensado na kami dahil sa mga anak namin. Hindi sila madamat at mahal na mahal nila kami, kaya nakapagpatayo kami ng 5-bedroom, 2-story na bahay dito sa Bulacan.
Noong 2007 kasi ay nalipat dito sa Venus. Na-promote siya kaya isinara ko ang parlor sa Pateros noon. Noong taong ding yon ay namatay si Mamu. At kami ni Venus ang nag-asikaso sa kanya. Sayang nga lang dahil hindi ko man lang siya nakausap bago siya mawala. At wala din siyang kamag-anak na dumating para makita siya sa huling sandali. Sa buhay natin, Kuya Bono, ay dadanas talaga tayo ng paghihirap at kagipitan. Pero mayroon at mayroong tao na ipapadala ang Diyos sa atin para tayo ay tulungan at mabago ang ating buhay. Sa akin, si Mamu Goyang at si Venus ang masasabi kong padala ng Diyos para sa akin. At habang buhay ko itong pagpapasalamat sa ating poong lumikha. Hanggang dito na lang, Kuya Bono, ang kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko, at sana ay mabasa mo rin ito sa iyong YouTube channel. Sa aking beauty salon ay laging pumapaimbulog ang iyong gininto ang boses, Kuya Bono, kasi avid listener mo ang aking mga hairdressers na sina Ricardo, also known as Carrie, Brian, also known as Yanyan, Peter, also known as Petrang Caballo, at kinaati Olga at Mariel na mga manikurista naman. Paki-shout out na lamang po sila. Thank you.
out sa kwento ni Zamira or Zarima. Shout out kay Via de Guzman, ganoon din kay Jory Encarnacion, Shin Ortaliano, Riza Villanueva, Nemuel Reyes, Lex V. Lucas, Jess Sirius from Lisa Turara, ganoon din kay special shout out sa asawa ko na si Rovic of Kabatuan, mula yan kay Lian Grace Kabakungan. Shout out kay Danjoy TV, ganoon din kay Maria Felisa Aquino. Shout out din kay sa mga kasama kong waiver dyan, Marivic Lumiwes, Cindy Pasciola, Cherilyn Sampang, Lemmy Vel Alingod. Ito ay mula kay Lovella Aldon Mayaw. Shoutout din kay Louie Lee of Sinchu, Taiwan. And kay Miss Egorota Journey, Hong Kong. Jerlyn Benuesa, shoutout to you also to Amor Villanueva Jr. of Cagayan Valley. And ganun din sa Simatu, Pagtama, Navarro, Tabagan Family South, Santa Praxedes, Cagayan. That is from Janelle Simatu. Ganun din sa pinakamamahal kong boyfriend na si Abel Vinasoy of Lingaling Isabela. This is coming from Melby Ginukod. At shoutout kay Rahima Budi. Ganun din, advance happy birthday kay Glenda Taguba of Hong Kong. That's gonna be on November 13. Advance happy birthday sa iyo, kahugot. At kay Eric Advincula, Raymond Ferranil, Arnel Ardaniel, and Jong, mula kay Jomar Ferranil of Abra. Chantal Valdez of Isabela, ganun din kay Lani Ligutan Bakaya, Peña Blanca, Cagayan. And kay Danilo Domendon of Helsinki, Finland. At sa iyo, kahugot na Cesario, maraming salamat sa pag-share mo ng kwento mong napakakulay. Alam mo, mabuti na lang at dumating talaga yung mga taong tumulong sa iyo noong 17 anyos ka pa lamang at hindi mo alam ang iyong ginagawa. Iniisip ko paano kung natuloy yung pagpapaampon mo sa anak mo. Sayang naman. Ha? Yung bata na yon, kung naipaampon mo sana, napunta sa piling ng iba, wala ka sana ng accountant sa Dubai. At mabuti na lang at may mabuti ka rin puso. Ano? At nung nawala, si Mamu ay inampon mo rin si Farah na ngayon ay isang nurse sa New Zealand. Talagang pag ikaw ay nagtanim ng kabutihan, aani ka rin ng kabutihan. Hindi ba? Congratulations sa iyo at maraming salamat. Sana ay magiging makulay pa ang buhay mo kasama ang iyong misis ano, na si Venus at ang inyong mga anak. Thank you so much. Maraming salamat for entrusting your story sa atin. Although sa DK Bumi pinadala, pero dahil short ay dito sa Lolo Bino channel mo, natin binasa. And I think that's okay. Again, maraming salamat. At sa inyo din mga kahugot na muling naglaan ng oras para sa kwentong ito, maraming salamat. Hanggang sa muli, stay healthy, kahugot, stay safe, and God bless us all.